pagpasok pa lang namin dito, ay sobrang bigat talaga. Wow! Wow! Taas oh! Bro, ang taas ng EMF bro! Nakapute? Hasan? Kaluluwa. Wow! Kaya ng headset, demonyo? Ikaw ang kanto. Wow! Sabay oh! Sabay akyat oh! Nadidiskirasya. Galit. Galit? Galit. Galit? Wow! Parin taas. Wow! Parin taas oh! Parin ang lamig ah! Ha? Pwede ka bang pumunta sa harap? Ayan o Brad. Pwede ka bang pumunta sa harap? Ayan o Brad. Ayun nagpapakitang nakaputi. Wow, meron dito Brad. Ayun nagpapakitang nakaputi. Wow, meron dito Brad. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Mga espiritong gumagalang, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo usapin sila, para gabayan sila papunta sa paraiso. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga espiritu. Hello mga idol, Kuya Red here and welcome na naman po sa isa na namang kwento na punong-puno ng kababalaghan. Andito tayo ngayon sa isang abandonadong gusali. Hindi ko alam kung matatawag to na gusali kasi isang floor lang naman. Pero ito matagal na tong abandonado. At sa harap nito, ang dami pong nangyayaring mga disgrasya. Mayroong mga namatay, mayroong hindi namatay. At ang sabi nila ay mayroon daw tumatawid na nakakulay puti, kaya sila nadidisgrasya. At hindi talaga nila alam kung ito ba isang kaluluwa na nangangailangan ng tulong kaya nagpapakita, o kaya ito na naman ay mga engkanto na naghahanap lang ng atensyon sa mga tao. Napakaganda pa ng gusali na to. Sobrang lawak. Sa umaga, meron daw pumupunta dito na mga estudyante dahil sa harap dyan merong university. Sa umaga may mga pumupunta dito, grupo sila, hindi sila pumupunta dito na nag-iisa kasi nga ang sabi nila ay meron daw talagang kakaiba na minsan ay tumatayo talaga yung balahibo mo sa napakalawak ng gusaling ito. Mamayang gabi, babalik tayo upang imbestigahan natin at nagbabaka sakali tayo na ito ay kaluluwa na pwede nating matulungan para siya ay makatawid sa kabila. At kung ito man ay engkanto, ay pwede nating mapagsabihan na huwag nang magpakita para naman hindi na mangyayari ang mga hindi inaasahang disgrasya. So gagamit tayo ng mga equipment dito mamayang gabi. At hahalubugin natin ito hanggang doon sa likod para ating malaman kung ano ba talaga yung sadya o sino ba talaga itong nagpapakita dito sa gusaling ito.
mabilis lang ito. Kaya yan mga idol, no? So mabilis lang, di ba? Kaya lang yung camera medyo lumayo ng konti. Okay, so andito na tayo ngayon. So sa totoo lang mga idol, it took like 2 days na ulan ng ulan. Kaya ngayon lang talaga natin nabalikan dito, no? So pagdating pa lang namin dito, dalawa kasi kami ngayon mga idol. This is a collaboration. Pakisuportahan yung channel ni Yudes Vlog 88. Yan. So andito na tayo ngayon. It's already late, no? In the evening, pero marami pa rin mga dumadaan. At kagaya ng sinabi ko sa inyo, sobrang dami talaga ng disgrasya dyan. So maliban na lang sa sobrang diretso ng daan, kaya maraming nadidisgrasya. And aside from that, meron nga raw tumatawid na nakakulay puti. So pagdating pa lang namin mga idol, ang sikip na sa dibdib. Alam mo yung pagpasok mo dito sa building, parang isang lungs mo lang yung nagtatrabaho. Mahirap huminga. Kaya lang hindi mo na tayo bibitaw kaagad ng prayer kasi hindi natin alam, baka engkanto yung nandito. So tayo yung bumibisita dito sa lugar nila. So we have to respect the place kasi nasasaktan kasi lalong-lalo na yung mga itim na engkanto pag magbibitaw tayo ng mga protection prayer natin. So yun mga idol, itong kasama ko ngayon, si Idol Yudes. Meron siyang psychic ability. Hindi naman ganun ka-clear pa sa kanya, pero meron po siyang something na nararamdaman at nakikita. So yun mga idol, no, kaya sa hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe to the channel of Kuya Red Ghost Adventures. At huwag niyong kalimutan, Aloha Ghost Adventure, at yung special guest natin, Yudes Vlog 88. So yun mga idol, no, huwag natin patagalin to. Let's go! Kuya Red Ghost Adventures, tunay kang kahanga-hanga dahil sa pambihirang tapang na iyong ipinakita sa nagla at lalong-lalo na sa ating bansa. Buong tapang mong sinusuyod, mga lugar na mahiwaga, lakas loob mong pinapasok, mga abandonadong bahay, mga gusali masusukal na simenteryo at tulay. Tutulungang tumawid, mga aluluwang ligaw dahil sa usisyang hinahanap, dahil na ikinamatay. Kaya bawat labas mo sa YouTube ay ang daming nang haabang sa pagkat isa ka sa karapat. So yun mga idol, no, gagamit tayo ng mga equipment natin ngayon para makausap natin sila. So unang gagamitin natin mga idol is ghost tube. Okay, kung saan pwede silang magsalita. Ayan mga idol, so let's go. Ayan. Angela. Sabi niya Angela. Okay, tara na. Angela, magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Kuya Red at meron akong kasama ngayong gabi. Andyan siya sa harap ko. Nararamdaman ko na pagpasok pa lang namin dito ay sobrang bigat talaga. Wow! Wow! Takaso! Bro, ang taas ng EMF, bro. Abot na sa yellow, eh. Ano yung bay? Parang may ano dyan. Sa damuhan. Ha? Ano meron? Ha? Nakaputi? Hasan? Ayokong magbitaw sa inyo ng panalangin kasi hindi ko patiyak kung kayo ay engkanto o kayo ay mga kaluluwa. Wow! Bro, parang may ano dito, bro. Parang may sumilip. Ha? Parang may sumilip sa CR, eh. Idol, so meron doon nakaputi doon. Tingnan natin. Saan banda, bro? Ha? Pare, mabigat dito, eh. Andiyan pa rin ba yung bigat na ramdam mo?
Saan mo nakita? Ha? Saan, saan? Yan. Dito? Pare, umangin, oh. Wala na masyadong hangin sa kabila. Pero dito, malakas. Bigat yung ano ba eh? Ramdam mo? Bigat yung... ano dito ah? Mangyaring itigil. May mangyaring itigil. Sino ba yung kausap namin ngayon? Sino ba yung pumipili ng salita? Ikaw po ba ay... Hello mga idol, pakinggan yung mabuti ito ha. Merong boses na hindi ganun kalakas, medyo mahina lang siya. Parang ang sinabi niya, nakita taka. Or ibig sabihin, nakita kita sa Tagalog. Yung mga idol, pakinggan niyo yung boses. Gamit kayo ng headset. Demonyo? Ikaw ang kanto. Bigat talaga. May mabigat talaga tayo nararamdaman mga idol, no, kakaiba to. Meron kaming mga dalang pwedeng ilaban namin sa inyo. Kaya lang hindi namin gagawin 'yon hangga't maaari. Taas, oh. Merong mga salita dito na pwede kayong pumili. Merong kasing sabi nila na kamusta? Maraming salamat, okay lang. Kayo, kumusta din dito? Sige po, magsalita lang kayo. Merong kasing nakapagsabi na yung nagpapakita daw di... Wow, taas, oh. Meron tayong nakasalubong dito. Meron tayong nakasalubong banda dito, mga idol. Taas, eh. Meron nakapagsabi sa amin na yung nagpapakita daw dito na nakakulay puti, yun ang dahilan daw ng maraming disgrasya. Wow! Sabay, oh. Sabay akyat, oh. Oh, mga idol, grabe. Ito ay kakaiba. Malapit na ako. Malapit na ako, sabi niya. Sabi niya, bro, ito ay kakaiba. Yung si Hidge, mga idol, pakisuportahan yung channel. Akyat dito. Wow! Sana narinig ng ano. May kumalabog dyan. Oh, back at Sean Andito. Andito kami para po sa nakaputi na nagpapakita. Ayan, oh, taas dito. Kinakausap mo ba yung kagaya mo, yung kaluluwa? Kung ikaw man ay kaluluwa, kinakausap mo ba siya kung sino ako o sino kami? Huwag kayong mag-alala, hindi kami nandito. Hindi kami nandito para... Inaayos ko yung flashlight, mga idol. Ano yung ibig sabihin mong kailangan? Kailangan ng ano? Kasi marami nang nadidisgrasya. Galit. Galit? Galit. Galit? Ano ba yung Wow! Brad! May nakaitim, ha? May nakaitim dito. Mga idol, tumatay yung balahibo ko. Hindi ko alam kung klaro nyo eh. Pero kung mahaba lang sana yung balahibo ko. Brad, dito ba yun? Itim, Brad. Ha? Tapos ang taas dito eh. Ganito siya katangkad. Nakita mo? Nakita mo sa ano mo, aura mo? Ganito siya katangkad, bay. Dito siya sa labas. Bigla na lang. Bumanyan. Tapos ang sabi niya dito, bro. Tinatanong ko kasi.
tinatanong ko kasi kung ano yung dahilan. Sabi niya galit daw. Sabi ko marami na kasing nadidisgrasa dyan sa harap kasi nagpapakita yung nakaputi. Ano ba yung dahilan? Parang ganun yung tanong ko yan. Sabi niya galit. Baka nilip ito dito. Or ano bang ginawa? Di natin alam kung ka... Ayan bro, dito banda bro. Ayan bro. Oh. 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 Ingat dito bro. Ingat dito. Galit. Anong ibig sabihin mo ng galit? Meron bang ginawa ang mga tao sa'yo? Ikaw po ba ay kaluluwa? Pwede kang ano dito, pwede kang pumili ng mga salita. Kasi kung ikaw ay galit sa mga tao, kaya ginagawa mo yung biglang pagtawid sa daan. Mga idol, yung daan nasa harap doon. Ay ano, maliwanag pa nga eh. Kahit tanggalin ko yung flashlight, kitang-kita ninyo eh. Ah, yung daan. Okay. So yun ba yung dahilan? Ayan o, taas o. Dios. Dios, sabi niya Dios. Wow, parin taas. Wow, parin taas o. Kailangan mo ba ng Diyos? Mananalangin kami mamaya, ha? Mananalangin kami mamaya para sa iyo. Mga idol, itry lang natin yung SLS natin. Ha? Sandali lang. Yan mga idol. So ito yung SLS camera natin. Yan, so napapansin nyo, si Huge meron siyang stick figure. Ano bro? Meron kang nakikita? Pare, ang lamig ah. Ha? Saan ba ta? Biglang mawawala sila bro. Ay, nakikita ka akong itim dyan kanina dumaan eh. Dyan siguro na part ba? Siguro dito ba eh. Merong... matay o kaya binasa ito sa lugar na ito. Hindi lang natin naman. Kasi ang sabi niya, galit yan. Sabi ko, kanina ano yung dahilan kung bakit nagpapakita ka? Kasi marami nang nagdidisgrasya dito. Sabi niya, galit. Pwede ka bang pumunta sa harap namin? Dito, malakas yung ano dito eh. Yung elektro. Wow! Brad, may nakita ako dito, Brad. Kaya lang nawala. Merong ano dito. May energy dito. Ha? Pwede ka bang pumunta sa harap? Ayan o. Ayan o, Brad. Pwede ka bang pumunta sa harap? Ayan o. Ayan o, Brad. Brad, meron dito, Brad. Umaano, umaalsa. Parang ganyan. May lumabas dito. Ngayon lang. Malaki, matangkad. Hindi kaya yung tumaan dyan. Kasi bakit matangkad, Brad? Sa mga inkanto, hindi kayo yung sadya namin, ha? Wala kaming ano sa inyo. Wala kaming galit sa inyo. Wala kaming anuman sa inyo. Pero ang sadya namin dito ay yung nagpapakitang nakaputi. Wow! Meron dito, Brad. Ay yung nagpapakitang nakaputi. Wow! Meron dito, Brad. Sige po, pwede ka bang lumabas? Yung mga idol, merong batang nagsalita. Dito, hindi mo na kailangan ng headset eh. Merong na-capture na batang nagsalita. Promise mga idol, wala talaga kaming kasama dyan. At saka sobrang layo pa nung kalsada. Kaya lang, pakinggan nyo itong bata na nagsalita. Ang malupit dyan, wala akong, hindi ko narinig yan eh. Kaya wala akong reaksyon. Pakinggan ninyo, grabe.
Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kaibigan kami. Hindi kami matatakot sa inyo. Andito kami para tumulong sa inyo. Ikaw ba yan? Yung mga idol, meron akong nakita. Diyan. Kamay ko yun. Yan. Sige po, kaibigan kami. Mag-uusap tayo mamaya konti, ha? Oops. Brad, may ano dito, may something dito. Sige po, huwag kayong matakot sa amin. Oops. Andito ba, meron ba? Oh my goodness. Oh my goodness. Ito yun? Pare, ang layo mo eh. Dito? Rinig ba yan? Wow. Pare, tumatay yung balahibo ko sa mukha. Hindi ko alam kanina pa ito eh. Ha? Ito ba yun? Itong balahibo ko dito, tumatayo. Ha? Dito eh. Dito yung pinaka-active eh. Baka dito ginawa, Brad. Mga idol, babalik lang natin sa ano, ha? Balik lang natin sa ghost tube. Ayan oh, lakas oh. Sige po, pwede ba kayong lumapit pa? Naked. Oh, mapuot. Brad, sabi niya mapuot, Brad. So, ibig sabihin, meron siyang ano, meron siya sama ng loob. Mapuot ba? Meron siyang puot. Meron siyang galit. Ayan oh. Babakay tayo dito. Oh, dito Brad, mataas Brad. Ito nawawala eh. Uy, pare, biglang nga gano. Pwede ka ba lumapit sa akin? Ano ba nangyari sa'yo dito? Ayan oh, Brad. Taas oh. Oh. Wow. Sino yung bumabato? Pare, may bumabato eh. Oh, oh, oh. Taas oh, yellow. Bigla nawawala ba eh? Not. Ano ibig sabihin mong not? Kaibigan kami ha. Kung meron ka mang sama ng loob, kalimutan mo na yon. Sama ng loob. Kalimutan mo na yon. Sama ng loob. Kalimutan mo na yon. Kung ano may yung nangyari sa'yo, masama man, habang nabubuhay ka, itabi mo na yon. Sumalangit nawa. Sumalangit nawa. Huwag kang mag-alala. Mananalangin kami mamaya. Ando, ang dami pa rin dumadaan. Sobrang bilis, oh. Grabe ba? Ayaw bitawan ba? Nandito sa harap ko. Dito sa harap ko. Wow. Dito talaga. Ang lakas ng ano dito eh. Ang lakas na yan. Ha? Active, di ba? Pero kailangan nating tingnan din banda doon. Anong meron doon sa kabila? Meron? Nung nandiyan ka kanina? Iwan mo kung buwan mo ito rin. Saan banda, Brad? Kumusta ka? Kumusta ka? Mabuti ako. Mabuti kami. Kayo naman, kumusta? Saan banda kumatok? Isang parang may tuko, oh. May tuko nga. Hindi naman siya. Malakas ba? Oh, parang... Ang kawayan po na pinanin mo.
nilagapak. Andito kami para makatulong sa inyo, ha? Hindi kami nandito para bumisita lang. Dito kami para tumulong. Yan mga idol, so dito nangyayari yung disgrasya. Diyan. Bago lang ilang buwan lang yung nakalipas. Merong ano talaga, patay talaga. Kotse. Ayan o. Taas o. Pwede tayong mag-usap. Pwede ba kayong magparamdam sa amin? Pate. Bro, patay. Sabi niya patay. Anong ibig sabihin mong patay? Meron bang patay na tinapon too dito? Long. Tulong, Brad. Tulong, oh. Espiritu. Espiritu. Patay, tulong, espiritu. Kinukulong siya. Oo. Oh. Tamang-tama, pare, tumatay yung palaibo ko ba? Hindi ko maintindihan kung bakit. Ha? Yung bigat sa dibdib, hindi pa rin nawawala eh. Nandiyan pa rin. Yan sa'yo. Pare, taas oh. Parang sumusunod lang sa atin, Brad. Parang sumusunod sa atin. Kasi bawat ano ko, ganun ko, natatamaan. Mga idol, pakinggan nyo. Habang nag-i-edit ako ngayon, na-surprise ako. Meron siguro diwende dito. Pakinggan niyo yung mga boses, mga idol, no? Parang mga bata, maliliit na boses. Hindi niyo na kailangan nag-headset, pero mag-headset kayo para mas klaro talaga. Ano siya eh? Yan. 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 Wow! Ayan na yun. Taas o. Tamang-tama yung pagpunta namin dito. Huwag kang mag-alala kung ikaw man yung biglang tumatawid sa daan. Hindi mo na magagawa yon, ha? At huwag mo nang gawin yon. Sana mga idol, itong kaluluwa na ito makatawid na. Kasi kahit anong gawin natin, pag talagang mabigat pa rin yung dibdib niya, hindi talaga siya makakatawid din. Kaya kailangan niyang bitawan yung bigat na daladala niya. Kailangan mong bitawan yung bigat na daladala mo, ha? Yun lang yung kailangan mong gawin. Tapos merong mga anghel mamaya, sila yung magiging gabay. Makinig ka lang sa sasabi, wow! Wow! Bro, pare, may sumilip dito, promise, Brad. May sumilip dito, ngayon lang. Oh, andun yung ano ko eh, yung flashlight ko parang maliwanag pa banda dito eh. Tapos, pangalawang beses nangyari na kanina pati ngayon, pare, sumisilip kami, no? Mismo. Babae siya, bro. Hindi ko alam eh. Itim na. Baka yun. Ha? Baka yun. Alam mo yung parang anino lang. Dito kasi yung ilaw ko. So dyan, kitang-kita ako siya. Alam mo yung hindi lang. Naputol mas yung ano. Mas malakas. Sabi niya, mas malakas. Pare, biglang naputol yung recording ko dito, ah. Ano ibig sabihin mong mas malakas? Mas malakas dito? Pwede tayong mag-usap. Meron kaming gagamitin ngayon na makakausap ka namin, ha? Pare, balik tayo dun sa ano? Balik tayo sa malakas na pan. Tapos mag-spirit box tayo. Brad, parang meron ako na sulyapan. Ha? Parang may nasulyapan ako dyan, ha?
dyan, ho. Yan, mga idol, sumaga. Ano tayo? Mag-spirit box tayo dito. Takedako. Sabi niya, takot ako. May kinakatakutan ka ba? Meron bang itim na spirito na kumukulong sa'yo dito? Anong ibig sabihin ng takot ka? Yan, mga idol, no? So ito yung ano natin, ito yung gagamitin natin ngayon na spirit box. Okay, so pakikinggan natin yung mga ang tawag dito, spirit box, radio spirit box. Sabi ng mga expert, mga idol, na yung mga kaluluwa daw, nagsasalita sila sa tinatawag na white noise. Kung ilipat mo yung radyo mo manually dun sa mga gitna ng mga paglipat mo, eh merong tinatawag na white noise kung saan dun makakapture mo daw yung boses ng mga kaluluwa. So ito, isa tong radio, kaya meron tayong maririnig na parang boses ng radyo. Galing sa radyo na mga boses. Kaya lang pinipilit nito natanggalin yung boses ng radyo at makuha yung boses lang ng mga spirito. Okay, pag sinabi mong spirito, pwedeng kaluluwa, pwedeng maging kanto. Okay? So bro, tulungan mo ako, bro, ha? Saan natin? Ayan. So sa mga kaluluwa or mga espiritu, intanto na nandito, hingi kami ng tulong sa inyo tungkol doon sa babaeng nakaputi na sinasabi nila. Ano yung masasabi nyo doon? Review natin. Patay dito. Yan, mga idol, i-review natin, ah. Paano sinasabi? Oh my god. Sabi niya ba? Oh my god. Hindi ko masyado makuha, eh. Parang oh my god ba, eh? Itong pangalawa, mga idol. Hindi klaro. Sabi niya, nandyan. Ano raw? Ito. Mga idol, pwede kayong mag-comment, ha, kung ano yung narinig din nyo, ha? Full volume ba to? Okay. Ito. Hindi ko masyado maintindihan. Lagyan ko na lang ng ano, mga idol, subtitle, ha, kasi naka-headset ako pag nag-i-edit ako, eh. Baka dun sa headset maintindihan natin. Ano, dito na lang? Parang ganun. Hindi maintindihan, eh. Ako yun. Ako yung nagsabi nun. Yan, mga idol, lagyan ko ng subtitle. Huwag kayong mag-alala, ha. Gagawa pa tayo ng isa. Yan. Yung nagpapakita ba dito na kaluluwa, nagpapakita ba ito nakaputi? Siya ba ikaluluwa o siya yung kanto? Okay. Yan. So ibig sabihin, mga idol, hindi ganun kalakas yung power nila.
kasi hindi ganun kaklaro yung boses. Pero pag huwag kayong mag-alala, pagdating sa editing, mag-headset ako para klarong-klaro talaga, ha? Dami na nila ngayon, eh, parang. Eto, try natin to. Dito kami sa labas. Oh, dito kami sa labas. Oh, di ba? Dito kami sa labas. Ibig sabihin siguro, dito kami sa labas. Mga kaluluwa. Ito, ito. Nainabilin gamay. So, ibig sabihin yan, merong naiwan konti. Merong naiwan konti. Parang ganun, may nabilin gamay. Mali yung napindot ko, mga idol. Ano yan? Sa taas? Parang sa taas? Sa taas? Sa taas daw eh. Yan. Ito. Hindi maintindihan. Ito parang klaro to eh. Ito maliit na to eh. Wala man? Sabi niya wala man? Yan. Ito. May malapit o mas malapit? Parang ganun, mas malapit. So siguro, mas malapit dito. Kasi dito yung malakas yung ano eh. Dito malakas yung energy. Diba? Ulitin natin yung sinabi niyang mas malapit. Oh, mas malapit. Mas malapit, sabi niya. Parang sumusunod. Oh. Yan, sumusunod. Parang ganun. Oh. Parang may sumusunod, diba? Sabi? Hindi klaro eh. Ito. Ayan mga idol, no? So sabi, nasa ano, cut muna natin to, ha? Yan mga idol, no? Hindi ko nakuha sa ano, pero may tinapon na kahoy kay ano. Bro, nakuha sa ano mo? Nakuha sa camera mo? Po. Oh. Para laki ng kahoy, ah. Ha? Saan galing yan? Nakita ko pare, ito yung ano eh. Ito yung binato eh. Saan galing? Ito yung dito. Wala namang kahoy na ganito dito sa loob, ah. Kala ko nga may kahoy. Yan mga idol, merong kahoy na binato. Baka ako eh, nagulat ako sa iyo eh. Kaya lang hindi pa naka-record yung ano ko. Saan? Dito? Galing? Pare, nakita kita. Nakita kita na tumalong ka. Tapos yung kahoy lumagapak. Oo. Halos na nakatalikod. Ha? Parang nakita kong nakatalikod ka eh. Parang nakaharap ka doon eh. Tapos bigla na lang yung kahoy. Ha? Kaya nga, parang going ka na dun, diba? Tapos biglang lumagapak yung kahoy. Sabi kasi niya, bay, habang nag-ano ako, sabi niya sa itaas daw. Tapos sabi niya, ano, mas malapit, parang ganun. So ibig sabihin, positive talaga na yung nakaputi nanggagaling dito. Kasi pa eh, yung mga disgrasya na nangyayari doon. So, dito talaga nanggagaling yung nagpapakita. Yan mga idol, ililipat ko lang sa ano, SLS.
Yan. Cementerio. Sabi niya cementerio. Malapit lang cementerio dito, bro. Malapit lang? Yan lang sa... Sa unahan? Hmm. Kaya lang baka yung ibig sabihin niya na... Siguro... Dadalawin siguro cementerio o ano ba? Or baka gusto niyang dalawin. Pwede rin baka gusto niyang galawin yung katawan niya sa cementerio. Kaya hindi siya makaalis-alis dito. Nagumukulong siya sa cementerio. Diba sabi kanina, tulong, spirito. Yun na yun eh. Yan o, kaso? Oh. Oh. Tagapangalaga. Tagapag-alaga. Anong ibig sabihin mong tagapag-alaga? Anong kinalaman nun? Kayo po ba eh, meron ba kayong naiwan na mga anak? Anong ibig sabihin yung tagapangalaga? Pwede nyo bang gawin ulit yung ginawa nyo sa kasama ko? Meron kasing bumato sa kanya. Saan galing bro? Paano lumipad sa'yo ba eh? Hindi, nakita ako yung paglipad niya eh. Kailang madilim eh. Kasi yung flashlight mo papunta sa akin. Tapos nakita ko yung kahoy na bigla na lang ano. Nakita ko yung kahoy na bigla na lang nagtumbling. Pero yung flashlight mo nakaharap sa akin. Kasi drawing ka na ba dito? Parang laki nun, malakas to ah. Kaya lang hindi klaro yung ano nila eh. Hindi. Wow! Napuka. Napukaw, sabi niya. Sino yung nagsabing napukaw? Mga inkanto po ba kayo? Ang ibig sabihin yung napukaw? Ayaw, ayan na yun. Ang ibig sabihin yung napukaw? Sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya. Kanino? Anong sinabi? Anong ibig sabihin? Wow! Brad, meron dito, Brad. Pagkaharap na pagkaharap ko, iba yung pagganon ng daon eh. Ito? Meron akong parang nakitang nakatayo dyan. Pero andito yung flashlight ko. Pag ganun ko, parang merong something dyan. Tapos yung dahon ba, biglang gumanon ba? Kuha ng camera ko yun, Brad. Active dito, bro. Kaya nga, ito yung pinaka-active na part. Yan mga idol, so nakita na naman yung area kung saan ang daming nadidisgrasya, no? Yan mga idol, no? So, ang pinaka-ano namin dito ngayon is merong mga presence na mga intanto kaming nararamdaman. Actually, yung ano bro, nawala na. Yung ikaw din, nawala na. Yan. So, siguro ano na nila tayo. Yung mga intanto kasi ba, ano kasi yan eh, pag pumasok ka sa isang lugar nila, sa lugar nila, defensive yung mga yan. Parang ipaparamdam nila sa iyo kaagad na nandito kami. Huwag niyo kaming disturbuhin. Kasi number one, ang akala nila manggugulo tayo, mag-iingay tayo, paalisin natin sila. Yung nasa ano nila eh. Pero since sinabi na natin yung intention natin, kaya ngayon medyo parang tanggap na nila tayo kasi hindi naman talaga tayo ng gulo eh. Yan. Actually pare, yung nakita ko dito parang kapre yun. Kasi matangkad, mataas eh. Tapos yung SLS ko, meron din nakita doon na yung ano, yung stick figure na malaki, Brad. Parang oh, dito. Parang yung ano niya ba eh? Parang yung parang waistline lang niya 'tong dito eh. Yan. Pero ang pinakasadya natin dito is yung kaluluwa. At alam kong kaluluwa, sabi espiritu, patay, espiritu, tulong. Humingi ng tulong, tama? Yan. So mananalangin tayo ngayon para sa doon sa ano na sana mawala na ito. Kasi hindi naman siguro talaga niya intention ba na tumawid sa daan eh. Kasi naghahanap lang siguro to ng ano, naghaharap ng pansin ba?
Kaya lang, hindi sinasadya na talagang yung mga nagdadrive, nabibigla. Ang daming namamatay dyan, pay. Hala! Brad, mayroong nagsabi dito sa spirit box na nasa labas kami. Hindi natin alam. Yung sabi nasa labas kami, baka yun yung sabi ko, siguro yung mga spirito nasa labas. Pero wala sa mind ko na baka yun yung mga nadisigrasya dyan. Yan mga idol, no? So ang ibig kong sabihin yan is yung spirit box na narinig natin. Hindi ko masyadong marinig kasi habang nandyan, kasi wala akong headset. Ang parang pagkaintindi ko is nasa labas kami. Pero nung pinakinggan ko na ngayon sa editing, ang sabi malinaw, hindi kami makalabas. I-review nyo na lang mga idol, ha? Sabi doon, hindi kami makalabas. Doon sa spirit box kanina. Andyan yung daan, eh. Sa lahat ng kaluluwa na nandito, lalong-lalo na yung mga nakakulong dito, baka merong mga nakakulong na kaluluwa dyan na dahil sa disgrasya, lapit lang kayo dito at sumabay kayo sa amin sa pananalangin, lalong-lalo na yung nakaputi na tumatawid. Kasi sabi niya, bay, galit eh. Puot, mapuot, di ba? Sabi niya. Oh, so, mananalangin tayo, ha? Ama naming banal at mga pangyarihan sa lahat, kayo po ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo, Lord. Naniniwala kami na mayroon po mga nakakulong na kaluluwa dito. At siguro ito yung mga taong na disgrasya dyan sa harapan. At mayroong tumatawid na babae, Lord God. At sabi niya, Diyos. So ibig sabihin siguro, Ama, handa na sila para tumawid. Mayroon lang sigurong diablo, meron lang sigurong demonyo na kumukulong sa kanila dito. Lord God, magpadala po kayo ng hukbo ng anghel para maging gabay po nila, para po sila ay nasa liwanag na at pwede na po nilang madalaw yung mga mahal nila sa buhay. Lord God, kami po ay tagapamagitan lang dito at ang lahat ng ito hiningi ko sa pamamagitan ng Kristo at sa banal na Espiritu Santo. In nomine de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Yan mga idol, no? So grabe na naman, isa na namang malupit na experience ngayong gabi. Hindi ko lang masyadong naintindihan kanina. Kasi dun sa voice na pinapakinggan natin, merong nagsabi dun na nandyan kami sa labas. Okay, so hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit sinabi na sa labas sila, pero later ko lang na-analyze na baka yun yung mga kaluluwa na namatay sa disgrasya dyan sa labas. And hopefully na sumabay sila sa atin sa panalangin. At hopefully na makinig sila sa mga anghel. Sa mga kaluluwa na nandito ngayon, kung nakikinig man kayo sa akin, huwag kayong maniwala kung ano man yung sinasabi ng Diablo. Kung tinatakot kayo, sinasaktan kayo, makinig kayo sa mga anghel. Sila na po yung magiging gabay ninyo para ngayon makakatawid na kayo mismo sa paraiso. Mga idol, parang ang daming. Walang masyadong... Ikaw ba yung Brad? Tangina na. Ah? Hindi. Hindi kita klaro kasi. Kala ko shadow eh. Yan. Kasi ang daming ano ba eh? Paano ang daming dumataan? Si huge pala mga idol. Akala ko shadow na. Hindi ko siya kita kasi madilim. Nasa akin yung ilaw kasi. So yan mga idol, no? So, ang sarap na naman ang pakiramdam natin ngayon na at least nagawa natin yung part natin. At sana yung mga kaluluwa na sa kanila nakasiyan kung sila ay tatawid o hindi. Or makikinig sila sa anghel o hindi. Pero kahit anong gawin nila, pag yung bigat, lalong-lalo na yung nakaputi dito na meron daw siyang galit. Pag meron pang bigat, talagang hindi niya makikita yung puting ilaw talaga. So kailangan niyang bitawan yun and makikinig siya sa mga anghel kung ano yung dapat gawin. So yan mga idol, no? So hopefully nakatulong na naman tayo sa isang kaluluwa na naniniwala tayo na ito yung naging sanhi ng disgrasya kasi humingi siya ng atensyon. Yan. So, sana hindi kayo magsawa. Hindi ko alam kung mayroong nahagip yung camera. Paki-comment na lang yung
pinaka-timestamp kung meron kayong narinig or nakita sa video natin na hindi ko napansin. Yan. So yun mga idol, no, sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to the channel Kuya Red Ghost Adventures. At huwag nyong kalimutan, Aloha Ghost Adventure. At ang ating special guest ngayong gabi, Huge Vlog 88. Yan mga idol, no. So sana hindi kayo magsawa at sana mag-aabang kayo palagi sa ating mga parating na video. At para malaman nyo, pakiclick na rin yung notification bell. So yun mga idol, maraming salamat. Lagi nyong tandaan, mahal namin kayong lahat. And see you in the next video. Maraming salamat po. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag.